yung pagsikat pa lang ng araw ay kita mo na yung may saya, liwanag na nagtataglay na may darating pang bukas para sa lahat ng mga misa. Mahirap ang buhay. Wala kang alam na pagkukunan. Kung hindi ka maalam sa livelihood, hindi mo alam kung wala ka ding alam na trabaho para isurvive mo yung pamilya mo. Mahirap. Kung sa pangingisda ka lang aasa. Kasi dumadating yung panahon na piraso lang. Mga 10 hanggang 15 piraso ang huli ng isang mangingisda. Lugi ka pa sa gasolina. Nakita namin yung mga issues ng mangingisda. Na pag walang huli, walang kita. So nakita namin lalo na nung bumagyo, no, when Typhoon Glenda hit, there was no electricity for 3 weeks. Halos natanggal yung bubong ng center namin. Walang tubig for 3 weeks, no. And yung mga mangingisda, yung mga huling isda na pinatuyo, wala, lahat na wala. So, nakita namin yung opportunity then for how can we really actually help the maliliit na mangingisda. When we established the center in 2011, our intention was to raise awareness about conservation for Taal Lake. Kasi the water quality of Taal Lake is, we don't know yet if it's still Class B at that time. When we say Class B, it should be good for recreation and other water sports activity. And we want it to be clean. We want it to be Class B. So we did a lot of conservation work. We had a lot of focus group discussions also para malaman namin ano ba yung mga ginagawa ng mga taong activities sa tubig and then ano yung visions din nila for the lake. And nakita namin na lahat gusto maging malinis at maayos yung lake. So we said, why don't we create not just conservation initiatives, no, but let's also involve people with local economic development. And so that's when we realized na hindi lang dapat conservation issues yung dinadala, kundi pati livelihood din ng community. Topic pa lang, mahirapan ka na. So, nakailang pasa kami ng topic nun. Tapos, ayun nga. So, nung nagpunta kami sa advisor namin, sabi ng advisor namin, why not to try na magtanong kayo sa DOST na makahanap sila ng project na baka pwedeng i-turn over nyo. So, nagpunta po kami ng DOST. Ang amin lang tulong sa kanila is mag-isip kung ano yung magandang proposal, thesis proposal nila na makakatulong sa mga ating SMEs o kung saan mang proyekto na gumagamit ng mga equipment o kung ano mang mga devices. Baka po meron kayong project na pwedeng turnover sa amin. And then nung una sabi niya parang wala, 'di ba? Sabi niya parang wala. Ang madami daw sa kanila ngayong project is for mechanical and And then, chinek niya agad yung email niya. And then, at that moment, na-receive niya yung email ni Sir Arvel Malubag na galing sa Pusod. Na humihingi sila ng parang pwedeng design or kung sino pwedeng gumawa ng project na solar powered. Batangas State University students came to Pusod. Nag-iisip sila kung ano yung pwede nilang itulong sa community ng mga mangingisda. At very interested sila sa ginagawa ng Pusod. Excited din sila, no, na makipag-partner sa community. So, doon namin nakita na yung partnership talaga ay maraming potentials. Nung una, yung BSU student para sa kanilang solar dryer. Ilang beses na kasing may dumating. Kaso, pag kulang yung capacity ng budget nila, hindi talaga matuloy-tuloy. So, nag-usap kami kasama yung KMMLT at naghanap kami ng funding source para dun sa idea na nabuo naming lahat.
pagising ko pa lang mga bandang 4 a.m. Ihahanda mo na yung, siyempre dapat ikaw nakapagkape ka na bago ka pumunta ng lawa. Tapos, ihahanda mo na yung gasolina, yung plus light, daladala mo siya pagbaba, daladala mo na yung planggana na kung saan siya mong lalagyan ng mga huli. Pagdating mo sa bangka, ibababa mo yung bangka, tapos pagkababa mo, pupunta ka dun sa parte na iyong pinagladladan o pinagtangadan ng lambat. Diyan po, diyan lang po sa may laot ng laot. Marami pong biyadi yan, lalo na po pag panahon. Napakahirap ng buhay ng isang mangingisda na bago ka makahango ay talagang daig mo pa yung ikaw ay lahat ng pagod mo ay nandoon. Kasi pero pagka naalis yung pagod at hirap mo, pag marami kang huli, parang yung equivalent ng huli sa pagod mo ay wala ang pagod mo, basta maraming huli. Yung kaya mong isurvive yung pangangailangan ng mga bata, yung lahat ng gastusin. Pag nahuli po yon, napakadami pong proseso, yun po ay isa-isang tatanggalin dito sa net. Tapos, saka pa yun bibiyakin. Tapos, isa-isa pong aalsan, na, pag nabiyak po yun, isa-isang aalsan ng bituka. Pagkatapos noon, naalis ang bituka, ilang beses mo siyang huhugasan. Tapos bababad mo sa normal na tubig, kung tantamang tubig at alat lamang. Yun lang ang ingredients ng biya. Kapag nalagyan na yun ng nakailang minuto na sa asin na may tubig, ay saka po yun ibibilad ng isa-isa. Isa-isa pa po ibibilad doon sa, kita po yun yung lambat. Isa-isa po yung ibibilad doon. Mga 8 hours. Pinakamatagal na ang 8 hours sa pag ang araw ay continuous na mainit, 8 hours positibo na tuyo na. Pero pagka umuulan, hindi natutuyo yun. So, solar-powered fish dryer, sinusuplayan siya ng solar power, 2,000 watts. So, nag-harness siya ng energy from the sun. Tapos, yung energy na yon, i-convert niya into electricity. Kasi yung na-produce na energy ng isang solar panel is in DC form. So, kailangan pa natin siyang i-convert into AC para magamit natin yung mga typical nating loading, halimbawa yung heater, naka-AC form kasi siya. So, yung napoproduce natin AC, so kailangan mo pa siyang i-convert into DC, into AC. So, we need inverter na siya yung kapag pumasok na yung electricity from the battery, i-convert na niya agad into AC para magamit siya ng load. And then, meron kami na 8 na battery kung saan doon namin ini-store lahat ng nakukuha naming energy. Yung battery, pwede siyang naka-still lang doon habang may time kasi na sobrang intense ng sunlight. So, pwede yung sunlight directly na kaagad na nagsusupply doon sa load. Which is, yung sunlight, halimbawa, mag-harness siya ng 1,500 watts. I-convert niya lang yon into AC, pwede na siya agad magamit nung mismong cabinet, yung dryer mismo. So, ganun. Kapag naman tulad ganito, yung medyo makulimlim, yung battery naman, yung nagsusupply dun sa mismong dryer. Kasi, siya yung, nakastore sa kanya yung energy eh. So, kahit gano'ng kaliit na ang maharness na power nun, ni-store niya yun. Tapos, if ever na kulang, magkulang na yung kanyang capacity para ma-store mo, halimbawa, continuous mong ginagamit yung dryer and then yung battery mo, halos mga 50% depth of charge na, and then wala ka masyadong light, pwede mo siyang automatic gamitin yung on-grid na power. So, ibig sabihin, pwede mong i-convert yung solar-powered into utility-powered.
So merong ganung technical part yung thesis namin na i-off mo lang yung solar, then i-on mo yung utility. Kasi sabiha, wala ka na makikita na yung patsyang-patsyang na kita mo yung dumi ng langaw. Wala ka makikita. Talagang kita mo yung talagang normal na tuyo na walang damage yung isda. Yung traditional, siyempre pag mahangin, maraming gabok. Tapos yung langaw, siyempre hindi mo maiiwasan na, hindi mo mababantayan naman yung binilad na lagi mong aalsa ng langaw. Tapos pag yun naman ay nasa solar dryer na, wala ka nang babantayan na ano. Talagang pag inilatag mo doon isa-isa, antayan mo na lang yung oras na tuyo na siya, na pwede mo na siyang hanguin. So ngayon, kung dati inaabot yun ng around 2 to 3 days bago matuyo, lalo na kung yung panahon is makulimlim, ngayon, inaabot na lang siya ng 3 to 4 hours. So, pagda-dry. So, yung dryer namin, pwede siyang capacity niya is 15 kilos ng raw fish. And then, once na na-dry siya, pwede siyang umabot ng 3 kilos of dried biya. Nung na-design na yung fish dryer at nabuo na yung prototype, no? Tinest namin yon several times ng isda, binitad na isda, yung mga mangisda, nagbitad sila ng isda, tapos nilagay namin doon. At nakita namin na yung produce, no, yung product from the fish dryer ay food grade talaga. At pinatest ito, no, pina-food test ito, tapos tiningnan yung quality. And maganda talaga yung quality and food grade. And people are willing to pay a premium to buy the product. Yung food nutrients nga, safe ka talaga. Yung isda kasi iba ang pagkatuyo ng isda dun sa dryer kaysa sa normal na traditional na ginagawa ng mangingisda. Malaki yung income. Yung income ba halos ay maiibenta mo kasi pagka tinanong ng bumibili, saan tuyo yan? Solar ba o yung traditional? Kasi iba yung presyo ng nasa solar. Iba yung presyo ng traditional. Una po, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga ahensya na tumulong sa amin sa kinalusan ng maliliit na mangisda sa lawa ng Taal, lalo-lalo na sa DOST, BSU, PUSOD, local government, na talagang handang tumulong sa mga mangingisda para maiangat ang buhay ng isang mahirap, para maranasan naman nila yung buhay na talagang ikaw ay nasa level na hindi ka na masasabi na walang mahirap dito sa Pilipinas. Isa naman kasi ang layunin, hindi ka tumulong. Ikalawa, kung susuluhin mo yung cost ng isang project, malakas ang pag-i-implement ng isang project kung sama-sama o marami ang magkakaisa para ito ay ibigay sa mga tao. Yung feeling na parang simpleng thesis namin magiging ganun. Parang syempre nakakagulat, di ba? And nakita namin talaga yung value ng science in the work that we do. That when we are backed up with real science and true science, then we can manage and decide better than when we have none. Talagang siyensya ang pag-asa. Oo, siyensya talaga. Tsaka yung mga na-develop nila, hindi lang iilan, kundi lahat na ay kinabang. The role of DOST and the science universities, no, will help us determine the future kasi it will help us decide better, it will help us solve problems faster. It will make use of resources more efficiently. So we really feel that science is important.